Mainit na usapin ngayon sa Senado matapos ipatawag ni Sen. Bato de la Rosa sina Garmat Barbers upang humarap sa isang pagdinig kaugnay ng kontrobersyang kinakaharap ng kanilang kampo. Matapos sa matinding banat kay Attorney Larry Gadon, tila naging mas seryoso ang mga paratang at tanong na kinakaharap nina Garmat Barbers na mas lalong nagpalala sa sitwasyon. Ayon kay Sen. Bato, kailangang ipaliwanag nina Garmat Barbers ang mga akusasyon laban sa kanila, lalo na't lumalalim ang mga usaping may kinalaman sa posibleng irregularidad sa kanilang mga operasyon. Nagbigay ng babala si Sen. Bato na hindi basta-basta matatapos ang investigasyon hanggat hindi nasasagot ng malinaw ang mga tanong ng komite. Samantala, tila nawala ang kumpiyansa ni Gadon matapos ang sunod-sunod na banat mula sa iba't ibang sektor. Ayon sa ilang netizens, butata si Gadon sa mga naging issue ng pumutok laban sa kanya at sa kanyang mga kaalyado. Ngayon, ang atensyon ay nasa nalalapit na hearing kung saan inaasahang mailalantad ang mga karagdagang detalye sa kontrobersyang bumabalot kina Garma at Barbers. Yan na nga mga kababayan, pag-usapan na ho natin, eto na ho, eto na yung bakbakan, ika nga. Pag-usapan na ho natin itong mga birada nitong si Attorney Larry Gadon. Bibilisan lang ho natin to ha, kasi medyo mahaba-haba yung video natin, pati yung kay Attorney Panelo. Ha, magbibigay din ho siya ng reaksyon niya, kaugnay dyan sa plano ng nitong si Senator Bato de la Rosa na magsagawa ng parallel investigation dyan sa Senado, kaugnay pa rin ho, doon sa pinag-uusapan lang AGK dyan sa House of Representatives. Walang butante ang mga Duterte. Ayan ho, sa Abante News ho ito mga kababayan, lipat ho tayo. Ito ho yung post nitong Secretary Larry Gadon, Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Ano daw, poverty alleviation? Nabawasan na ho ba yung kahirapan sa ating bansa, anak ng toko? Gawin mo yung trabaho mo. Ah, hindi mo trabaho mag-intriga at gumawa ng propaganda sa administrasyon. Ang trabaho mo, Larry Gadon, ito tandaan mo ha, ang trabaho mo, tulungan ang bangag mong amo para maibsan, mabawasan ang kahirapan sa ating bansa. Pero ang mga side comment mo dito kay Bibi Sara o kung ano pa man ang katayuan ng mga Duterte na to sa politika ngayon sa ating bansa, wala ho kaming pakialam dyan. Kasi, una sa lahat, kaya mo lang naman pinagtatanggol ang administrasyon na to, kasi ikaw ay... alam nyo na ho yun, mga kababayan. Ikaw ay! Alam nyo na ho yun. Ito mga kababayan, basahin natin itong mga punto de vista itong si Attorney Larry Gadon, okay? Ito ang banat niya. Di dapat pangambahan sa darating na halalan ang kampo ng mga Duterte. Ano daw? Hindi daw dapat pangambahan sa susunod na halalan ng mga Duterte. Tingnan natin, bakit walang humpay ang pagbanat ng pinsan ng amo mo, itong si Tambaluslos, dyan sa mga Duterte sa House of Representatives. Pantakin mo, Larry Gadon, ha? Kung hindi kayo nangangamba, bakit pati confidential fan ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ikinakalkal nyo na? Di ba? Kung hindi kayo natatakot, kung talagang confident kayo na hindi threat at hindi natitreaten ng mga bangag dyan sa Malacanang sa mga Duterte na to, bakit nila kailangan tapyasan ang budget nitong si Vice President Sara Duterte? Are you okay, Mr. Secretary Larry Gadon? Ha? Ayusin mo, sir, ha? Ito ang hayagang iginiit ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Papa Secretary Larry Gadon patungkol sa mga pahiwatig na si Sara Duterte ang mabigat na kandidato sa darating na presidential election sa 2028. Ba't walang humpay ang paninira? Ba't? Ang bagal kasi ng bibig natin eh.
Ba't walang umpay yung paninira nitong si Tambaluzlos dito kay Vice President Sara Duterte kung hindi siya ang nakikitang pinakamalakas na pwedeng makalaban ng i-endorse ng amo mong bangag sa 2028 presidential election? Kagaya ng sinabi natin, bibilisan lang ho natin to. Ito ang kanyang explanation, ang pag-aanalisa ng isang Larry Gadon. Okay? The Duterte are not major formidable political brand. Ano daw? Ha? Bakit itong si Karen Davila? Duterte supporter ang binibida, hindi mga dilawan at hindi mga loyalista. Sa lahat ng interview na marinig natin, yung mga Duterte supporter baka magalit. Baka ganito isipin ng mga Duterte supporter. Hindi daw formidable political brand. Hello? Bangag ka na rin ba, sir? Nagtatanong ako, ha? O, tuloy natin. Philippine politics is divided into two major groups. Marcos Aquino. Ano daw, Marcos Aquino? Iisa na lang kayo, ha? Ochoa, katropa ng First Lady. Kadamians dun sa mga gabinete ng gabinete ng administrasyon, puro dilawan. Anong Aquino, Aquino? Aquino is equals to yellow. Majority sa mga gabinete ni Bangag, puro dilawan. Anong formidable? Oh, tuloy. Now is a second generation rivalry, but while Marcos has heirs to the Marcos brand, the Aquino brand's names only has closest kin, Bam Aquino, and extended by Yellow Liberal Party steward who solidly and unbiasedly espouse the Aquino brand. Paliwanag ni Gadon. Ito, simple lang naman yung Gadon eh. Diba? Kung talagang sinasabi mo, itong dalawang political brands na to ang talagang magpupukpukan sa 2028, huwag nyo hong lukoyin ng sarili nyo. Yung gusto nyong gawin noong panahon ng mga Aquino, itinrinabaho na ho yun nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte para dito sa mga Marcos na to. Ano yon? Papagsakin ang mga Marcos. Ay, mali. Tayo pa lang magpapabagsak doon. Pabagsakin ang mga dilawan. Yun ho ang nangyari noong panahon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya yung mga dilawan na yan, ngayong panahon na to, hindi na ho sila relevant. Nakita nyo naman ho mga kababayan, yung senatorial slate ng mga dilawan. At majority doon sa kanilang major personalities, hindi na ho sila tumakbo sa Senado. Nagpunta ho sila sa Kongreso dahil konti lang ang kailangan nilang boto doon. Si Leila De Lima, si Siol Jokno. Ilan na lang ho, yun na lang talagang tipong merong name recall na merong chance na iboto ng ating mga kababayan. Yang si Bampagpag, etong si Kiko Pichay. Oh, sila na lang ho. Pero kung sinasabi nitong si Larry Gadon na sa 2028 magpupukpukan ang mga Aquino, ang mga dilawan at itong mga bangag dyan sa Malacanang, nagkakamali ho kayo, Mr. Larry Gadon. Dahil yung mga Marcos na yan at mga Aquino, sa 2028 presidential election, liligpitin ho namin yung mga pamilya na yan. Ano ho bang ibig sabihin na liligpitin? Lilinisin na ho natin ang politika, ika nga. Tatapusin na ho natin ang dapat tapusin sa 2028. Yarin lamang, kumbaga, nagkabukasan na ho ng kamalayan. Ha? Ngayong mga panahon na to, marami ho ang nakaka-realize na itong mga Marcos na to, walang kaibahan doon sa sinuka nilang mga dilawan noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bago siya umupo. Ano ang dahilan bakit nakatanggap ng napakatinding suporta itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong tumakbo siya noong 2016 presidential election? Dahil sinuka ho ng sambayan ng Pilipino ang mga dilawan. Nakita nyo ho kung paano linampaso ni Tatay Digog itong si Marrojas. Okay? One down. Tapos na ho kami sa mga dilawan. Alam nyo sinong kinakatok namin ngayong mga panahon na to? Knock-knock. Alam nyo kung sino yon? Papunta na ho kami sa Malacanang. Kaya sa 2028, galing-galingan nyo yung paninira sa mga Duterte dahil kayo na isusunod namin. Dahil itong mga dilawan na to at mga Marcos na to, wala ho kaming nakitang pagkakaiba. Kaya sa 2028, hulaan nyo kung sino ang susukan ng sambayan ng Pilipino. Ha? Hulaan mo, Atty. Larry Gadon.
Hulaan mo kung sino ang isusuka ng sambayan ng Pilipino kagaya ng pagsukang ginawa ng sambayan ng Pilipino sa mga Dilawan noong 2016 presidential election. Dagdag pa ng Malacañang official, nanalo lamang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016 dahil sa suporta ng mga Marcos loyalists. Eddie! Ang galing! Anak ng Tokwa! Shoutout dito kay Larry Gadon. Bangag ka na rin ba, sir? Hindi nga nila maipanalo yung kanilang Marcos Jr. Nanalo lang daw si dating Pangulo. Bakit hindi nila naipanalo itong si Marcos Jr. noong 2016? Sige nga, ipagpalagay na natin. Ibigay ko na dito kay Larry G. Yung kanyang argumento na yung mga loyalista ipinanalo itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung kaya nilang ipinanalo itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, bakit hindi nila kayang ipanalo itong si Marcos Jr.? Alam nyo, ano na to eh. Kumbaga, hindi na dapat pag-usapan to. Kaanuhan na to, ganito na to. Pagka pinaliwanag pa ho natin to kay Larry G, ganito ho siya oh. Mga anak ng to ako ah. Diba? Napakalabo ho ng mga argumento niya kaysa daw dahil sa mga loyalista nanalo itong dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay kumusta naman yung panliligaw nitong si Aimee Marcos Manggagamit at nitong si Marcos Jr. kay Vice President Sara Duterte noong 2022? Sige, kumusta naman ho yun? 2021 pala. Kung malakas pala itong mga loyalista, bakit pa nila kailangan magpunta ng Davao para magligaw dito kay VP Sara? Loko-loko ka pala eh. In 2016, BBM got 15 million votes. Wow, 15 million votes. Nakananto ako ah. 15 million votes. Kumusta naman si Lenny Robredo? Votes. Miriam got 2.5 million, which shows 12.5. Nakananto ako. Titigilan ko na tong mat mo na to ni Larry Gadon. Walang kwenta tong ano mo na to. Isa ka rin sa mga delusional na nandiyan sa Malacañang. Hindi mo alam yung mga pinagsasabi mo. Ang isipin mo, base sa mga nangyayari ngayong mga panahon na to sa mga nakalipas na buwan, sa 2028 hulaan mo kung sinong kakatukin naming mga Duterte supporter na ibabagsak namin. Hulaan mo kung sino. Excited ka na kung sinong ibabagsak namin sa 2028. Tandaan mo, Larry Gadon, kung ngayong 2024 midterm election, yung paggamit ng social media, 10, sa 2028, magiging 100 yan. Magiging main player sa pagpapakilala sa mga kandidato, ang mga vlogger. Hindi na ho yung mainstream media na yan. Ngayon, magkakasubukan ho tayo dito sa ano na to. Tingnan natin. Diba? Dito ho tayo magkakasubukan dito sa ano na to, dito sa election na to. Sa kabila ng napakaraming kalokohan na naglalabasan na survey, tingnan ho natin kung gaano kalaki ang papel ng mga vlogger ng social media dito sa election na to. Tapos, pagkatapos ng election na to, Larry Gadon, doon tayo mag-usap ulit. Okay? Pero huwag mo muna kami paandaran na hindi major political group itong Duterte na to dahil yung mga Dilawan at mga Pinklawan, wala silang PHFD. Ayun na nga mga kababayan, dumako naman ho tayo dito sa ating mga iniidolo ng mga vlogger dyan sa Third Floor Studio, Your Happy Network. Wala. At yung mga Dilawan na to, wala rin silang Third Floor Studio. Wala rin silang mga banateros. Wala rin silang mga reaksyon. Wala rin silang mga buster. Wala rin silang mga brothers traveler. Wala ho silang ganyan. Si Tatay Digong, meron ho siyang ganun. Ano, meron kayo? Christian Esquerra. Sa inyo na. Ito, pakinggan ho natin ang ating mga iniidolo sa Third Floor Studio. Game. Meron ba tayong ipagtutulos ng kandila sa Senado? Meron. Na mga iihawin natin, na i-expect na ihawin ng isang senator ba to? Meron. Tanong nga, anong kulay ng kandila itutulos mo? Naku, itim yan. Black candle eh, no? Black candle. At matakot ka kapag ang isang senator ba to, may dala na rin gududal at karayom. Kasama yung sindi-sinding itim na kandila. Ano yan? Si Ninyo Barzaga? Naalala ko na naman yun. Yung binanggit natin pangalan, baka tirahin to.
Hindi, di ba, wala tayong masamang tinapay doon sa vlogger na yun, eh, kasi wala akong ano yun, wala akong handbrake yung... Oh, grabe naman yan! Kandila, Marlon. Ano kaya itsura ni, ano kaya itsura ni Senator Batolo? Tapos, ay, pero, yung tawa niya, boses ik-ik. Hindi ba tik-ik? Marlon, meron akong ano, meron balita na hinaharang mo. Latest yan? Uh-huh. Pero, latest ano yan, muna ba ang gustong dinigin ng isang Senator Bato sa Senate? Gusto niya magawa ng sarili niyang nangiwalay na pagdinig sa Senado patungkol dun sa extrajudicial team. TJK, when you say sarili niya, ito ang tinatawag na motopropyo? Motopropyo? Ibig sabihin, personal niya to. Initiative pero niya. Sinabi kong sarili kasi alam naman natin na may ginagawa rin pagdinig sa Kongreso ngayon na alam natin ang direksyon ng pagdinig dun ay para lamang sirain yung pamilya Duterte. Samantalang dito siguro kay Senator Bato, although maraming nagsasabi na paano mangyayari yan, iimbestiga mo sarili mo, isasangkot din naman siya sa EJK. Pero siguro naman, may karapatan bilang senador at bilang may mandato ng mamamayang Pilipino. Si Senator Bato, may karapatan siya magsagawa ng sarili niyang, hiwalay niyang pagdinig. Ako ang nakikita ko lang dyan, Marlon, gusto niyang bigyan ng prestige yung kaso na madinig ng mas tama at mas may kalidad yung paraan ng mga pagtatanong at yung ang iuupo mong mga resource persons or witnesses na nandyan, hindi yung mga kriminal na may mga record. Gusto ko yung sinabi mong prestige. Gusto ko yung ginamit kong termino na totoo prestige. Naman. Kasi sa ngayon, sa Kongreso, mas nagmumukhang credible ang isang drug lord. Yes. Mas nagmumukhang credible ang mga umaamin na sila isang kriminal, di ba? Samantalang ang mga inuhusga nila ay ginawa lamang nila ang trabaho nila at ginawa nila ang kanilang tungkulin ayon na rin sa Comment kayo sa baba kung gusto niyo gawin natin ng parto yung kay Larga doon, ha. Tapusin ho natin yung kanyang ano na yan, yung kanyang article diyan sa ano, yung Abante News, okay? Ano niyo comment kayo sa baba. Parang medyo nabitin ho ata kayo doon, parang ramdam ko yung pagkabitin niyo doon sa banat natin kay Gadon, eh. Mamaya ho, kung gusto niyo, sabihin niyo, lagay niyo lang sa baba part 2 ng kay Gadon sa baba, okay? Binigay na tiwala sa kanila ng taong bayan noong 2016. At bakit prestige ang gustong ibigay ng isang senator pa to na klase ng pagdinig sa Senado? It's because we already know and it is so obvious na sa lower house, which is the Congress, Marlon, ginagawa lang nila ang pagdinig na yan dahil they want to pin down the Dutertes. We all know that it is their reason. It is their main reason. At alam natin na hindi na to tinatawag na in aid of legislation. In aid of persecution na to. At alam natin, itong ginagawa nilang pagdinig ay hindi para makita ang katotohanan, hindi para babuyin ang pangalan ng pamilya Duterte. Kagaya niyan, alam mo, Marlon, ang dami natin pwedeng balikan na mga panahon na maraming grandstanding hearing na ginawa dyan. Let's say with PCSO, yung mga 430 plus winners na sabay-sabay ng loto. Correct. Yung halos araw-araw namimigay ka ng million-million sa mga lone bettors na nananalo. Mm-hmm. Diba? At yung mga panahon na, ang tawag dito, yung maraming panalo na dininig din naman sa Senado na pinangunahan ng isang Rafi Tulfo. Balikan natin, what have you done in aid of legislation? What bill have you passed for that covers that hearing na pinatawag ninyo? Using yung hearing na yun, it took how many, sabi na natin 2 weeks, 3 weeks or 1 month na pinapiestahan din pinapiestahan ng media. Na ginamitan mo na resources ng pampublikong budget. Correct. Ng kuryente ng Senate. Correct. Ng oras ng iyong senator na dapat mas mayroon siyang nagagawang mas tama at mas mas productive ang oras niya kaysa nakabapat doon. Yung mga staff niya na nag-overtime. Correct. Grabe naman. Talagang literal hong nagsasayang tayo ng pera sa mga hearing na yan sa Senado at dyan sa, House of Representatives. Pero yung sa Senado, hindi pagsasayang ng pera yon. Kasi papakinggan ng mga senador yung ano, kasi meron silang medyo mataas na standard sa Senado compared dyan sa House of Representatives. Sa House of Representatives, puro baboy yung mga nandong. Inihain mo sa lahat na nandun sa committee room na yun. Yung kuryente na nasayang, di ba? Ano na, parang kung bibisitahin natin, Senator Rafi Tulfo, ano na pong batas ang inyong na-propose para maitama ang pagdinig ninyo ng loto hearing na yun? At huwag natin kakalimutan, diba? Dun sa pagdinig na yun, na bigla na lang nawala, ng basta-basta, ay may umugong na usap-usapan na di umano ay tumanggap ng bilyong piso. Nagkaroon ng backdoor negotiation. Ng backdoor negotiation para kay Senator Rafi Tulfo. Correct. Bilyon daw yung ipinamigay di umano doon sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan para mapigilan na yung investigasyon na yon kaugnay doon sa PCSO. Di ba ang angas doon ni ang pangalan nun? Itong si
si GM ng PCSO. Ah, si Mel Robles, 'di ba? Si Mel Yunario, ang angas niya, nakikipagsagutan siya, hindi po nakikipagbalyahan siya sa ano doon kay Mr. Chair. Eh yung mga susunod na hearing pagkatapos noon, kulang na lang maghalikan sila, lambing-lambing ng datingan nila sa isa't isa. Eh lalambing nila. I'm sorry Mr. Chair, nanak na to, sabi ko wala na. Tapos na, sabi ko GG na. Nung narinig ho natin silang naglalambingan na kulang na lang magharutan at magtandutan sa gilid ng hearing. Eh sabi ko wala na to. Tapos na to. Tapos meron pa lalabas na balita na di umano trinabaho kumbaga yung mga ano yung mga kumakanti diyan sa PCS. So nahimik nga naman, di ba? First time sa kasaysayan ng forever. Hindi lang sa buong mundo, sa kasaysayan ng forever. Dahil hindi na humauulit yun. Forever nga eh. Na magkakaroon ng 400 lotto winner. Anak ng toko ah. Saan kayo makakakita nun? First time sa kasaysayan ng forever. Na dapat sasagutin niyo to sa taong bayan. Di umano yun. Kami nagtatanong lang. Tatanong lang. Diba? Pag-isa pa. Doon sa Kongreso kasi, halatang-halata doon sa Kongres na hindi na sila nag-iimbestiga. Kasi una pa lang, may haton na sila at inuusganan nila. So hindi totoo na, alam mo yun, na walang biases sa mga ginagawa nila. Una pa lang, judgmental na sila. At mga hindi nanonood to ng Itbulaga, dahil sa Itbulaga, bawal lang judgmental. Hindi, mahirap yun, Marlon. Talagang masisegue pa nitong si Sir Marlon. Diba? Malupit. Yan mo talaga. Kaya nga. Sir, pagkaguman niya si PA, alam mo na, sir. Galing eh. Eh, yan talaga yung mga, kumbaga, masasabi mong veterano. Nakananto ko. Ang galing. Mong maitawid ang isang hearing na napantay ang pagdinig. Or patas pala ang pagdinig. Patas. Kung nagsimula ka na may bias ka na. Kung naniniwala ka na na ang mga nakaupo dyan should and must pin down the Dutertes, wala nang patas dyan. Dapat hindi nyo na dininig. Dapat kinasuhan nyo na kaagad. Dapat meron na. May haton na kayo. May haton na kayo. At patunay doon sa haton nila. Kapag hindi nila ang gusto, ang hindi nila nagustuhan ang sagot ng mga resource person, iko-contempt nila. Diba? Na ganito sila kabayas at ganito sila kawalang ya. Yung WAD committee members na yan, Marlon, paramihan sila nang na-cite in contempt. Paramihan sila nang abu. Ano sila yung tipong, hindi madam, ano, meron designated congressman para, ang tawag ko dun sa congressman na yun, tirador. Siya yung pinaka-tirador. Alam nyo kung sinong tirador dyan sa House of Representatives pagdating sa pag-content? Si Paduano. Ang mag-uumpisa sa pagpapainit, yung sila Luis Tro, paiinitin nila, hanap sila ng konting butas na kung saan dapat masagot yun ng maayos ng mga resource person. Ngayon, pag meron na nakikitang butas, sasabat na huyang kahit hindi pa siya rinirecognize. Kahit hindi niya oras, yung si Paduan, biglang pasok huyan sa eksena. Doon na ho siya mag-aalboroto, yung tipong parang asong di natin malaman na hindi mapatay, paikot ng ikot, no? Ganun ho yung nakikita natin dyan kay Paduano. Siya ho yung tirador ng taga-contempt dyan sa House of Representatives. Taga-contempt ho ang tawag natin dyan. Di ba, Lolo Pads? Puso ng paggamit ng power of sight of contempt. Yes, ma'am. Diba? Wala na silang ibang ipinanabot kundi sight and contempt. Diba? Nakakarindi na. At pag nakita mo, yung mga tao yan na umapuso ng sight and contempt na yan, hindi magbabatas. I mean, hindi lawyer, artista. And did you know that Paduano pala is a dentist? A dentist profession? Si Dan Fernandez. Alam ko, ophthalmologist or dentist. I don't know. Basta sa akin, isa lang siyang artista. No, di ba? So, yan ang sinasabi mo, Marlon, kapag meron kang ganyan na... Meron akong mamaya ako, meron tayong, pagkatapos ng video na to, hindi natin alam kung mamaya o bukas. Video na itong si Dan Fernandez. Naku, nagpapakamasa ho yung kasama nitong si Iban. Alam, nagpapakamasa ho. Mamaya makikita niyo ho mga kababa. Ang pangangailangan mo ay pagpapagawa ka ng bahay. Arkitekto, lalapitan mo. Meron ka masama. Ang pakiramdam mo ngayon, doktor. Ang hahanapin mo. At kung meron mga ganyan na ang expertise ay batas, dapat mambabatas ang nakaupo dyan. Abogado. Lawyer. Abogado. Diba? O sige, wag na nating... ang isang Miriam Defensor sa Chato ba ay lawyer? Oo, lawyer. Lawyer. Ang ini-issue sa kanya na sobrang galing ng isang Miriam Defensor sa Chato. Ang ini-issue sa kanya, mababa raw yung resulta ng ano niya sa bar exam. And
ano yun, asaran ho nilang dalawa nitong si Enrile, no, nung nagkasagutan sila. Ay, ako, ang isang Lenny Robredo, hindi, amin, hindi, akin hindi ba tayo yun? Hindi, hindi yun. Hindi. Hindi. Ang ano, Marlon, ang isang Lenny Robredo na naging VP tuloy, vice president ng bansa natin, ay amaryadong 3-time staker ng bar. Pero hindi, that should not be an issue. Ron, may lisensya ka, yes. Sabihin, may karapatan ka, uh-huh, para ikaw ang isang sa'yo magsangguni pagpatungkol sa usapin ng batas. Okay, sige. Another question. Bakit hinaharang, sino ang humaharang, at ano ang basihan ng pangharang? Ito pa, ma. Sabi nung mga informante natin. Ano yan? Kwentong barangay? Hindi. O unverified? Unverified. Pwedeng unverified. Kasi ayaw magpa-quote nung ano. Oo, narinig ko kausap ko kanina. Ayaw magpa-quote nung isang senador na re-electionista ngayon. Nakabugado to. Na okay, game. Re-electionist. Senador, abogado, si Tolentino ba yan, tol? Teka, kung si Tolentino, kung si Tolentino ang humaharang, hindi si Tolentino ang tatawag. Sino nga kasi lahat ng ano? Hanapin natin, mamaya, tol, tingnan natin. Ah. Okay. Ang motopropio raw, ginagamit lamang daw pagka ang committee ang magpapatawag ay Blue Ribbon Committee. Nasa ilalim ngayon ng pamamahala ni re-election senator Tia Cayetano. Siya na ba Blue Ribbon Committee? Ang kung tama ang impormasyon ko, ha. Before kasi si Senator Tolentino ang Blue Ribbon. Kasi ano na siya ngayon, majority leader. Okay. Pero maaaring baka mali ako, ha. Double check natin. Pero ang catch dito, Pam, itong mga humaharang na to ay mga dating kaalyado ng Pangulong Rodrigo Duterte. Naku. Ang Pia Cayetano at Senator Tolentino? Ang Senator Tolentino, ha? Bukas po ang third floor studio kung totoong inaharang nyo ang plano ni Senator Bato na magpatawag ng pagdinig sa ilalim ng kanyang Senate Committee on Illegal Drugs and Public Order na dahil motopropio at wala siyang resolution na inilabas dito, hinaharang daw di umano ng isang Senator Tol dahil sa ang motopropio raw ay kailangan Blue Ribbon Committee lamang. Ang may ganitong klaseng kapangyarihan na Pamela, lagi ko sinasabi rito, ang tagal ko rin naman nag-cover sa Senado, Pam. Halos sa, ano ba to? Halos dalawang dekada. Huwag naman. Kulang dalawang dekada o halos dalawang dekada, Pamela. Ngayon ko lang narinig yan na ang motopropio ay para lamang sa Blue Ribbon Committee. Sandali lang, Marlon. Last session, nagkaroon ng pagdinig sa PIDEA leaks. Nandun ang tama, isang PIDEA agent, Jonathan Morales. Tama, na pinakontempa. Pinakulong, and we witnessed that. Yes. Because we were part of this, you know, happening na eventually siya rin naman ang sinundo natin siya. Yeah. Salamat, Fresh Ko Daily. Ang tanong dyan, ay, shout out to Fresh Ko Daily PH, ha? Hindi. Nagpakulay dyan sa vlog na yan. Kahit dito, shout out na natin. Itong si Fresh Ko Daily. Nagpakulay ka sa third floor, pero dito sa PH, masya-shout out ka din. Fresh Ko Daily PH, shout out sa'yo. Matapropyo rin. Bakit in a matter of just one session break, nagbago, base sa sinasabi mo, nagbago ang Blue Ribbon Committee hearing rules and regulations for motopropyo? Senate rules. Bakit in just one session break, nagbago? Ano ang kinatatakot nila, specifically as alleged na humaharang, is Pia Cayetano and Tolentino. Ano ang kinakatakot? They were there nung nag-PIDEA hearing. And sorry Marlon, na ituloy ko lang. Ito ay supposed to... Ito lang ang mga re-election ni Senator. Iisa-isahin ko ho. Pia Cayetano, Ronald De La Rosa, Christopher Lawrence Bongo, Lito Lapid, Amy Marcos, Ramon Revilla Jr., Francis Tolentino. O sino sa mga to? Sino ang humaharang ang tanong? Sinong nakausap nitong si Sir Marlon, si Senator Amy Marcos? Hindi naman si Senator Christopher Bongo. Baka si Lito Lapid. Ikaw, tol, ha? Matindi ka, ha? Si Lito Lapid ang tinatrabaho ko, ha? di ba? Wala na eh. Si Tolentino at itong si Cayetano, imposible. Sila nga umaharang. Sila magbabalita Sir Marlon. Malamang sa malamang, tropa niya si Lito Lapid. hindi niya utropa, no? Baka kung sakali, tropa niya. Hindi, continuation lang nung PIDEA hearing na yun na inabutan ng session break. Naman. Na hanggang ngayon ay walang final committee report.
Naman. Diba? Naman. At karapatan ng bawat senador ang magpatawag ng kani-kanilang pagdinig. Correct. Lalo kung miyembro ka at chairman ka ng isang committee. Sa pagdinig ba na tumagan lalabas, posibleng lumabas ang isang katibinan? Bakit mo, Kamela, maganda yan ha. Pero paano tayo pumunta dyan? Sana ma-interview natin ang katibinan. Sana, sana. Sana, Ma'am Cathy. Baka naman. Parang yung tanong mo kanina, ano yun? Kung maiimbitahan diyan sa Senado itong si Madam Cathy Binac, malaki-laki yung yun talaga ang medyo matindi ho yung masisiwalat doon. Hindi ho Kerwin Espinosa yun. Hindi ho mabilog yun. Jed Mabilog, hindi ho yan innate, yan ho biktima ng illegal na droga. Diba? Kaya talagang pagka nagsalita yan, ano niya eh, kumbaga, meron siyang experience, mailalahad niya dyan sa komite kung ano na experience niya dyan sa mga bangag na yan. Sino ang, ano, bakit sila natatakot? Anong kinakatakot, di ba? Kung ito ay sila mong pagdinig at existing naman ang pagdinig sa Kongreso. Hindi ba nakakatakot ang pagsisimangot ng isang Lisa Araneta Marcos? Bakit siya ba ay mai-implicate dito sa hearing na to? Naku po. Hindi ba nakakatakot ang impluensya ng Speaker Martin Romualdez? Bakit? Kapag ba dininig ito, mawawalan sila ng budget? Uy, ang ganda ng ano nyo na yan, ha? Ang ganda ng setup nyo na yan. Tanong ng isa, sagot ng isa. Ayos, ayos, ayos. Para kasi, kadalasan, yung tanong ng mga manunood, eh, natutumbok dyan sa mga random question na yan na ibinabato ng isa at sinasagot ng isa. Ba, matindi tong format na to. Ayos, ayos. Palakpakan ho natin, third floor. Diba? Matindi ho, matindi. Hindi ba nakakatakot na baka hindi na rin sila isama sa lineup ng bagong koalisyon? Bagong alkansya ng bagong Pilipinas, di ba? Mga bagong idediretso natin sa Inodoro. Tama no, si Cayetano at itong si Tolentino kasama sila sa koalisyon. Naku Marlon, yung alyansa o alkansya ng bagong Pilipinas alliance na yan, ito ay isang ampaw na relasyon. Okay. Kasi walang laman. Wala naman silang ano ang role ng administrasyon sa lahat ng nandoon na 12 na aspirants or 11 na lang kasi nag-pull out di umano si Amy or 10 na lang kasi nag-pull out din si Senator Ping Lacson. Sa 10 yon na let's say with Abby Binay, siya ay nationalista yata NPC. Tapos yung iba NPC, pa NPC. Yung iba pa na meron namang mga kanya-kanyang partido, it's like a deceitful type of relationship, Marlon, na ampaw, na, sige, dito ka lang sa loob ng bahay ko, kung nandito ka sa loob ng bahay ko, does that make us a family member already? Or that only makes us as tenants? Diba, if you get what I mean, parang napakahuwad, it's just a picture of unity na wala, na huwad, na ampaw, na hindi totoong ginagawa or hindi totoong existing siya at hindi totoong may respeto sila sa salitang unity na yun. So, madaling sabi, mga saswela sila, pare-pareho? Yes, mga manggagamit. And kakarindi lang. Yung isa sa kinakatakot ng administration ngayon, masisira yung pinapakita nilang kredibilidad na wala naman na talaga. Kredibilidad na ang ginagawa ng WAD Committee. Dahil sa Senado, talagang doon ni Himayin kung bakit hindi pa dapat paniwalaan ang isang drug lord na katulad ni Kerwin Espinosa, kung bakit hindi dapat paniwalaan yung tatlong drug lord din na sinasabing pumatay sa kapwa nila preso sa Cebu. Cebu Peloni, di ba? And marami pang mga kapalpakan, kabukputan na nakikita natin sa WAD Committee dahil ang direksyon ng kanilang investigasyon ay hindi para talaga sa pagsasagawa o ng pagbalakas ng isang batas, kundi para lamang ito sirain ang pamilya Duterte. Naalala mo Marlon yung tinapik natin last time, yung 4Ds, Delta, 4Ds of propaganda? Gamit natin yun noong nakaraang campaign. Yes, ito yung tinatawag natin na defend, deflect, deny, and discredit. Sa lahat ng nangyayari ito, nasan sa 4D na yan ang nagpo-fall under itong mga sarsuela nila? Deflection, right? Deflection. Yeah. Dahil meron silang mga totoong issues na pilit tinatago o tinatabunan. Correct. Kagaya ng pagsasarsuela nilang yan sa Kongreso, na ang ironic, Marlon, is ang resources nila are the people, again, supposedly, the previous administration na nag-execute buong successful naman na war on drugs. Tama. Diba? Tama. At ngayon gustong magkagawa ng hearing naman na motu proprio ang isang senator bato sa Senado
bakit pili nilang hinaharangan? At the other thing here that we should ask, at it should be a very valid question, Marlon, is bakit hinaharang ng kapwa senator ni Bato ang pagdinig na ito? Yun ang mabigat. Alam mo kung totoo itong information na ito. Unang-una, bakit naman sa daming haharang ay isang Senator Tolentino pa ang haharang na alam naman natin na naging kapartido at pinagkatiwalaan minsan ng isang Pangulong Rodrigo Duterte, hindi pa siya senator. Sa totoo lang, inassign pa siya bilang chairman ng Metro Manila Development Authority, di ba? Binigyan ng break. Kasi nung unang takbo sa pagka-senador niya, natalo yun. Dahil doon sa mga sexy dance na yung pinadala niya. Yung sa kampanya niya. Yung dancers niya. Parang gano'n na. Wawawing, di ba? Parang gano'n. So tapos, ang mabigat, sana mali tayo na magpapagamit din ng isang Senator Pia Cayetano na alam natin na nung tumakbo noong 2016 presidential election, ang Rodrigo Roa Duterte, ang katikip nito ay hindi si Marcos Jr., kundi ang opisyal na katikip nito ay si Senator Alan Peter Cayetano. At noong maraming sumisilip, maraming bumabatikos, maraming nag-aako sa kay PRRD patungkol sa extrajudicial killings, isa sa tagapagtanggol noong mga panahon yun ay si Senator Alan Peter Cayetano, na ngayon ay hindi natin naririnig na nagbibigay komento at nakikitaan kung ano dapat ipagtanggol ang kahit papano ang tinuring niya ring tatay-tatayan na si Tarek. Ito isang paglilinig. Matindi yun. O sa mga hindi ho yung mga ngayon pa lang siguro mga months ago, ngayon pa lang sila kumukonsumo ng politika, no? Nakikinig sa mga kung ano nangyayari sa ating bansa. Yan nung si Senator Alan Peter Cayetano, bago ho yan maging senator, tumakbo ho yan ng pagka-vice presidente. Yan siya ho ang vice presidente ni Tatay Digong. Natalo ho siya at ginawa ho siyang DFA secretary. After niya naging DFA secretary, correct niyo ako kung mali ako, tapos ginawa siyang Speaker of the House. Ha? Tumakbo ho siya ng congressman at siya ang naging Speaker of the House. Kalaban niya ho doon si Lord Alan Velasco. Noong 2019? Hindi, noong 2022 election, tumakbo ho siya ng senador. At doon sa mga panahon na kung saan nakaupo itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, isa ho sa mga napaka-vocal pagdating sa pagtatanggol kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Yaan si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya ngayon, tama naman ho yung irinage na yun itong si Sir Marlon. Anong ginagawa nitong si Senator Alan Peter Cayetano? Nakasama niya, naging running mate niya itong kanilang binabakbakan na si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Isa siya sa mga masigasig na magtanggol kay dating Pangulong Duterte noong nagdaang administrasyon. At ngayon, bakit tahimik ho siya? At ang tanong, nasaan na yung 10K na pinagmamalaki niya? Si Mr. 10K. Anak ng to, kaya riho tayo dyan. Sa tingin niyo ba, mananalo pa yan? Pagka hindi ho niya ginalingan itong si Alan Peter Cayetano, naku po, kahit gawin niya ng 20K yung ipamimigay niya, hindi pa rin ho siya mananalo. Ayun na nga mga kababayan, tuloy pa ho natin ng konti, mamaya na ho natin tapusin. Alam ko marami na ganyan. Hindi na paglilinaw, Marlon, hindi pa natin confirm at tayo'y una nang nagtanong kanina sa payag natin na sila ba talaga ang humaharang. Diba? Ito ay di umano lamang na ang humaharang sa gustong initiative ng Senator Bato ng motopropio hearing na yan ng EJK ay di umano sila, Senator Tol at sila, Senator Pina. Anyway, Pamela, kung hindi totoo ito, paintulutan nyo. Paintulutan mo, Senator Tolentino, bilang ikaw ang majority floor leader. Kasi pag ikaw ang majority floor leader, ikaw ang magsasabi ng Committee on Rules. And kung hindi totoo ito, paintulutan mo rin po, Senator Pia Cayetano. Dahil bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, malaki ang iyong moral obligation and moral responsibility na bilang halal ng taong bayan. Ang mabigat ngayon, itong dalawang to ay mga re-electionistang senador na nasa ilalim ng bandera ng ruling party. Oh, diba? And dito rin makikita.